Mas ang tinapay sa aso, sabi niya na, huwag mong ipakain ang ano daw ang mas ang tinapay sa aso, sabi niya na, mga aso 'yan, yung mga nasa gobyerno niya, puro aso lahat 'yan. Madalang diyan ang matino sila. Ang matino lang diyan sila Lenny Robredo, 'yan sila Chibico, Sisko, eh nakaw, trapo yan, politiko yan, hindi yan, hindi ako masyadong bilib dyan kay Sisko. Nako, sila Trillanes, yung ocho, dapat yan na talagang mailagay nyo sa gobyerno. Mga matitinong tao yan, yung ocho, nawalang hiya lang ng smartmatic eh. Talaga, ang salbahe talaga ng gobyerno. Kalain mong, yung matitino eh, siyang dinirecho sa inidoro. Yung mga basura, yun ang inilagay sa trono. Ay, nako, tignan nyo ang tsura, sila Bongo, yung 12, ay, ewan ko. Ano yun, parang, ang tingin ko sa mga yun, tae, sa totoo lang, yung 12 yun, tae yun. Napakaraming tae sa gobyerno. Jesus Maria Joseph, kahit doon sa kongreso, puro tae yung mga tao roon. Takot gumawa ng batas na para sa kanilang mamamayan. Wala. Sila eh, nandoon lang eh, para paglingkuran yung gobyernong korap, yung mga negosyanteng korap, mga politikong korap, nandoon lang sila. Kaya walang matinong batas na magawa dyan sa lintik na kongreso na yan. Wala. Meron mas yung batas eh, pagdating pa sa Senado, lalo nang hindi papasa dahil puro ilan ba yung gago dyan sa Kongreso ay sa Senado, ilan lang matino dyan, sila drill lang matitino dyan, ilan lang siguro mga 3-4 na piraso lang matino dyan, yung iba dyan eh mostly ano, pure evil, merong konting ilan na lesser evil. Pero almost all are ano, pure evil. Nakakadismaya talaga. Sa totoo lang, nakakadismaya ang gobyerno ngayon. Ngayon, ipapakain mo lang basta sa mga kagaya ng mga si Bongo, si Bato, si Panelo, Moka, yung 12 bulok, doon mo ipapakain yung prinsipyo mo. Para ka nagpakain sa ano niyan, sa mga pack of wild dogs. Mga pack of wild dogs yung ano, nandiyan sa gobyerno ngayon. Pack of hyena, mga buwaya, mga talaga naman lahat ng masamang salita masasabi mo talaga diyan sa mga buwisit na mga tao diyan sa gobyerno eh. Lalo yung kanilang pinuno. Jesus, Maria Joseph. Gusto kong gawin punching bag mukha ng talentadong yan eh. Gigigil ako talaga dyan sa presidente nyo na yan. Parang abnormal talaga. Hindi, abnormal talaga. Yung presidente nyo talagang, ano eh, psychotic, narcissistic, lahat na ng klase ng ano, mental problem nasa ulo niya. Ang galing niyang ano, alam niyo ba yung mga may mental problem, ha? Yung narcissistic na ganyan tinatawag. Ano 'yan? Umiikot ang utak niyan, pero sa kasamaan, hindi sa kabutihan. Ha? Yung pag nagsalita yan, kala mo totoong totoo. Pero kung sa mga kagaya natin, ni 1%, wala totoo sa sinasabi niya eh. Ha? Gagaya ko. Pag nakinig ako sa kanya, no way na paniwalaan ko yung mga sinasabi niya. Lahat yung puro kasinungalingan yun, pandaraya, puro panluloko. Ay. My God. Saan kaya nakuha ni tatay ang mga ganyan salita? Tay, hindi ako pumapatol sa matanda. Pero wag naman nating ipakita sa mga kabataan na katulad mong matanda ay walang pinagkatandaan. Tsaka tay, day, bulag ka ba? Basta, matanong ko lang po, bulag po ba kayo? Hindi niyo po ba nakikita yung mga ginagawa ng Pangulo para sa bansa? Siguro bulag ka.
Pagkatapos, ang kausap mo ngayon at nagpaliwanag sa'yo kung ano ang nangyayari sa bansa ay si Trillanes. Sila, yung mga, sila Binay, yan yung mga yan, ang malamang yan na kausap mo. At ang paliwanag sa'yo, Baluktot. Tay, pensyonado ka na po ba? Paalala ko lang po sa'yo. Hindi po ba si Pangulong Duterte ang nagdagdag ng pensyon mo? Paano wala po nagawa? Parang lahat po ng sinabi mo is kabaliktaran ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sasabihin mo pa si Orme, Trapo, hindi mo po ba nakita? Taga saan ka po ba? Hindi mo po ba nakita kung ano nagawa ni Yorme sa Manila? Diba? Tay, anong nangyayari sa'yo? Bakit? Ano po ba napakain sa'yo ng mga dilawan? Sasabihin ko yun na ulit ah. Hindi po ako makadilaw, hindi ako Duterte. Nasa kung sino po ang nakaupo, yun ang dapat galangin. Bakit ganun? Tay, hindi niya nakikita yung sasabihin yung Trapo, tae. Hindi ko na tinapos yung video nyo kasi 1 hour. Diba? Yan pa lang, yun lang yung ipo-point out ko, yung long run ng 4 minutes mo. Nakakadismaya po kayo. Na pinapakita niyo po sa buong sambayanan at lalong-lalo na sa mga kabataan na kailangan sumuway sa gobyerno. Paano po susunod ang mga kabataan kung katulad nyong matanda ay walang pinagkatandaan? Ano ba yun? Diba? Ano po bang pinaglalaban? Tapusin ko nga yung video nyo mamaya para malaman ko kung ano talaga yung pinaglalaban nyo. Pero sa umpisa pa lang, natawagin yung Trapong na ang mga nakaupong DDS sa pamahalaan. At itinapon yung 8 diretso. Siguro ho, kung ang 8 diretso ang nanalo ngayon, wala sigurong lockdown. Good news yun, walang lockdown. Pero, baka matulad tayo sa Italy, sa China, na halos buong lahat ng tao is nagkasakit at namatay. Malamang, ang Pilipinas, ubos na ngayon. Diba? Gumising naman kayo sa katotohanan. Huwag na kayong kumampig sa DDS eh. Tignan na lang natin yung magagandang nangyari sa Pilipinas regarding sa pamumuno ng Pangulong Duterte. Kung hindi nyo siya kayang dalangin, tignan nyo na lang yung mga nagawa niya. Kasi, ang Pilipino naman talaga ngayon, mostly, kung ano lang yun masasabi nila, yun na lang. Diba? Magkano po ba binayad sa inyo para ganunin nyo ang pamahalaan? Magkano po ba? Kasi lahat ng sinabi nyo parang baliktad lahat eh. Baliktad lahat-lahat. Diba? Simula sa Trapo si Yorme. Paano naging Trapo si Yorme? Eh halos 80% ng Maynila ngayon. Ang daming nagawa dahil sa kanya. Sakit kayo sa bangs, sakit ng ulo. Kumakatay yung ulo ko. Ayun tay. Baka pwede kang manood ulit ng balita. Tanggalin mo yung sunglass mo. Baka dahil sa sunglass mo, hindi mo nakikita yung mga ginagawa ng pamahalaan ngayon. No? Kung wala po tayong masasabing maayos sa panahon ng pandemic, manahimik na lang po tayo. Kasi hindi yan makakatulong. Magsalita po kayo pag yung election na. Kasi sa election, kailangan nila kayo. Kailangan yung mga to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 t
Diba? Yun ang kailangan. Kailangan yung lasunin ulit ang kaisipan ng mga Pilipino para manalo yung mga gusto nyo. Diba? Pero sana, sa eleksyon, mga Pilipino, maging maayos na kayo. Kasi, kung walang tatay digong ulit na tatakbo bilang Pangulo, ay, matakot na tayo kung anong klase yung tatakbo sa susunod na eleksyon. Vote wisely. Pero hindi natin kailangan ngayon yun. Kailangan natin ngayon pagkain. Tay, nag-donate ka na ba? Bago ka dumakdak ng dumakdak dyan, tay. Mag-donate ka muna para sa pamahalaan. Para sa mga kababayan mo dyan nagugutom. Baka yung kapitbahay mo nagugutom na. Dakdak ka pa ng dakdak dyan. Asan na yung mga ocho diretso na sinasabi mo? Mag-donate na ka mo, tay. Kahit na nilampaso sila ng mga DDS, sabihin mo sa kanila, mag-donate sila. Baka sakaling magbago sa susunod na eleksyon. No, tay? Yun lang, tay. Yun po sa mga sa nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. Sa mga nag-thumbs up, sa mga galit, na kung ano-ano man yan, wala akong pakialam. Sinasabi ko lang kung anong sa akin. Yes, kikita ako at kikita ako sa pagbablog ko. Kaya, sa mga sumusuporta sa akin, aasahan nyo na sa sahod nito ng YouTube, mamamahagi tayo. Kasi utang na loob natin to sa mga binash natin. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!